Magandang hapon po mga kaibigan, mga bossing. Tuturo ko lang po kung paano magmaneho ng bus na yutong. Kasi po yung bus ko yutong po itong dala ko, yutong. Ang diskarte po sa yutong kasi po maraming driver na minsan ayos ang panto kasi sinasabi nila mahirap yung maneho. O kaya matigas ang cambio. O kaya makunat ang clutch sa preno. Pero hanggang una lang po yun. Pero pag makuha mo yung technique na ito, napakagandang dalhin, maniyo kayo sa ibang mga bus. Bukod sa maganda preno, matulin pa, saka maganda rin gamitin. Ito yung unang gagamit at unang ituturo ko. Pag ka nagmamaneho, para hindi mahirap i-cambio, ito do apak sa clutch. Tapos kapit ng konti rito, tapos itulak mo dahan-dahan. Huwag mong bibiglayin, huwag mong pwersay. Pag ayaw, huwag mong pipilit kasi masisira yung gear niya o kaya yung push rod. Ngayon, para may pasok mo ng maayos, ibalik mo sa pagka-neutral o kaya atakin mo ng papunta sa'yo, saka mo itulak paunahan. Permera ng ganon. Ganon din, pag segunda, atake mo pababa, tapos dahan-dahan mo i-cambio, ipasok. Tapos diin, i-double clutch mo kung hindi mo kaya sa isang dinan yung clutch. Tapos dahan-dahan mo sa bitawan. Ayun, pag matakbo ko na, ang pag-apak sa clutch, hindi todo. At ang pag-apak sa gas, hindi mo yung, hindi pwedeng bibigla yung apak yung sagad. Ang gusto na itong bus na to, yung yutong, dampi lang sa dampi lang ang kailangan sa clutch, dampi rin ang kailangan sa gas. Kumbaga, yung dalawa na yun, titimpla-timplahin mo lang ang galaw, ang apak. Kahit sa paahon, ganun na ganun din. Pag nakuha mo yung saktong timpla nito, yung clutch at yung gas, napaka-ginhawang gamitin. Ang sarap ang takbo nito. Lalo yung preno naman, pag-apak ng preno, pag may memreno ka, hindi pwede yung full stop ka may memreno. Dampi lang din, dahan-dahan kang maapak ng preno. Dahan-dahan. Parang swabbing apak lang, hindi yung pagbigla ng ganun. Apak ka lang ng ganun, o. Oh. Dahan-dahan, dahan-dahan. Tapos, medyo malalay ka ng konti sa clutch. Kita mo, pag nagawa mo yung timplado na ito yung clutch, nakuha mo yung timpla nito, napakasarap gamitin, napakaginawa. Sabi na ibang driver dyan, sabi na ang hirap gamitin ng yutong. Nagkakamali sila. Napakasarap gamitin ng yutong. Mas gusto kong dalhin ng yutong kaysa mga Daewoo at saka Nissan. Kasi ang Nissan saka Daewoo may posibilidad maging teka-teka preno nun. Eto, kahit umuulan, habang nababasa yung lining, lalong gumaganda kapit ng preno na ito. Kahit anong gawin nila sa akin sa garahe, kahit anong bus, ay anong kumpanya na puntahan ko, para sa akin lang, para sa akin itong yutong na bus ang pinaka gusto ko. Bukod na sa matulin, malakas ang aircon, isa pa yun, malakas pa ang aircon, tapos suave pa sa preno at maganda kumapit ang preno. Saka kung sasakali yung mahina preno, kasi hindi naman kasi tatagal na hindi ka nagpapalis ng preno o kaya nagpapacheck up ng preno. Dapat kailangan kung makikita mo may dumahinay kapit. Pacheck up, magka sa mekaniko. Ang mga mekaniko nakakalam. Ngayon, pag napagawa mo na sa mekaniko, pacheck up mo sa preno. Brake fluid, mga ganun. Baka maya wala ng fluid. Saka mo tibiyay ulit. Pero para sa akin, kaya kita nyo, kaya pag ito may minor lang nasira o kaya may mga sira na ito, hindi ako nagpapalit ng bus. Inihintay ko itong mayari itong bus ko na ito kasi napakahirap yung palipat-lipat ka ng bus. Ipadugos-dugos ka ng bus. Sangari, tugos ka. Ibang bus gamitin mo yun, bukas. Ibang bus naman gamitin mo bukas. Napakahirap kasi may mga ibang driver dyan. Tira ng tira, di marunong paayos. Di marunong makiramdam kung ano nararamdaman ng sasakyan. Tapos napakahirap yung biglang matapatan ka, sa iyo matapat ang sira. Pero yung marirekir ka, may tikitan lisensya mo. Abala pa sa biyahe,
Ang ginagawa ko, pag sira yung bus daw buhabya, pag sira itong regular ko na bus na ito, daw buhabya eh, hinihintay ko magawa. Pero kung hindi naman saka, nakakaya sa mga bus natin sa opisina na namin sa garahe, binabiyahin ko. Pero bako ko ibiyahin yung sa 10 bus, chichekipin ko mabuti. Gulong, baterya, langis, tubig, brake fluid, itip, angin, lahat. Ang importante yung preno. Pero para sa akin, ayoko nang palipat-lipat ng bus na biyahe. Gusto ko tumbas ko na lang ako. Kahit nung isang nasa ibang kumpanya ako, ibang transportasyon, kung ano yung bus na hawak ko, maaari lang ayoko yung palipat-lipat ng bus na binabiyahe. Kasi ang hirap. Pakahirap palipat-lipat ng bus na, lalo pa ako minsan medyo masailam din ako sa linis ng bus. Ayoko yung may mabaho, ayoko yung nakitang maraming kalat. Kasi minsan pag sumampakas ng bus, hindi naman sa pag ano, sari-sari amoy, may amoy paa, amoy putok, ano kasi nahihilo ako kung mga ganun amoy ko sa dampas. Kaya ginagawa ko, nililinis ko rin mabuti yung bus ko hangat maaari, nilalagyan ko pa ba ako. Kaso nga lang walang budget eh. Kano lang kinikita ngayon ng driver ng bus, saka conductor ng bus, sakto nga lang sa pang-araw-araw namin. Kaya ang ganda lang may pangasabi ko paano magmaneho ng bus. Saka yung tipo na sinabi ko sa inyo, kung sasakali hawak ka ng yutong, huwag yung katakutan hawakan ng yutong, kasi napakagandang gamitin. Napakaswabing gamitin. Yung cambio, natural lang yan. Saka kahit sa sasakyan naman, matigas ang cambio eh. Pag alam mo yung cambio ay pumasok, huwag mong pilitin. Ibalik pa sa neutral. I-neutral mo ulit. Kasi pag pinersa mo, yung gear niya masisira. Kahit anong bago na sasakyan niyan, pag di mo natapat sa saktong saksakan ng cambio, at pinilit mo, masisira yung gear niya. O kaya push rod, o kaya yung selector doon sa lalikod. Ang ginagawa ko, pag hindi siya didiretso sa cambio ko, pabalik ko sa neutral. Kakapin ko na neutral lang ganun. O, titapos lang ganun, gagawa. Back to, inuulit ko mag-cambio ulit. Ay, mag-cambio yung ano, hapak ng clutch. Double clutch, double clutch ako. Yun, sa ko, daan-daan ko itulak. Daan-daan hatakin, daan-daan itulak. Itulak ko, daan-daan, ganun. Kasi pag pinipirsa mo, i-cambio yung sasakyan, sisira. Lalo masisira, magiging lugaw yung cambio. Ayun, ganun ang ginagawa ko palagi. Kahit anong klase sasakyan, pag ayaw pumasok, hindi ko pinipilit. Kasi marami sisirain yung pag pinilit yung pasok. Ang ginagawa ko, daan-daan kong kinakapa. Daan-daan, kinakapa. Parang tao rin yung pag pinipilit mo, lalo ko ng ahiwan. Ganun lang yun. So, masasabi ko lang po, hanggang doon lang po ang may sasabi ko lang sa vlog ko na ito. Pwede naman po paki-like, paki-subscribe yung YouTube channel ko po para ma-notify niyo po yung video na gagawin ko sa biyahe. Araw-araw po ako mag-vlog sa biyahe ko. Maraming salamat po at salamat po sa panonood.